Okay mga ka-bro, mga ka-legend. So, ito na po tayo ulit. Pauwi naman po tayo. And sadly, sa news, medyo hindi ko pa alam yung kumpletong detalye. Pero parang mas gumrabe daw yata ngayon. The latest news na nakuha ko is Cavite is already under state of calamity. So, it means masihigpitan na ang pagpasok at paglabas, or baka wala nang pwedeng pumasok at tumabas in and out Cavite and NCR. Kaninang umaga do sa aking unang sa ating unang vlog na ipinost regarding lockdown going to work ride, eh wala po akong checkpoint na nangyari, although merong barricades and mga officials and may police at may mga bantay doon sa mga choke point, yung mga boundary ng Las Piñas and Cavite, pero walang nangyaring pagpigil or pagcheck. That is this morning. And now, because of the development na nangyari kanina regarding sa announcement from Malacañang and also the announcement from the local government unit, let's expect changes. Ayan, baka mas mahigpit na ngayon. Although kanina, may mga natanggap na akong balita na sa daang hari, in and out, both sides, may checkpoint na and pinipigil na sila isa-isa. So, that's the main reason now I'm expecting na merong may ganung pangyayari na rin going back to Las Piñas. So, okay mga kabro. So, ngayon, mag-arap lang muna ako ng ulam dahil nga, yon. Hindi ko na pinagsaing si Chen, hindi ko na rin siya pinagluto. Bumili na lang po ako ng lutong ulam na para pag-uwi, kakain na lang. Dahil medyo na-late ako ng uwi dahil may inantaya yung kliyente na tumingin sa Royal Enfield ngayon. So, yun. Kaya medyo late na ako uwi. So, okay mga kabro, balik ako mamaya. Bili ako ng ulam. Okay mga kabro, kahit medyo nakakalungkot at nakakaba, medyo ayun yun, scary what is happening to our country, dasal lang tayo. So yun. So far, andito ako ngayon sa kanto ng Molino Boulevard sa Molino Road. So, wala pang checkpoint. Ayun, yung aso. Ah, dali! Buti pa yung aso. Marunong tumawid sa daan na sa tawiran, oh. Ang galing niya. Tama naman, eh. Nakastop, eh. So, tawid siya. Very good, doggy. Ito, paliko na tayo ng Molino Boulevard. Ayos! Galing talaga ng mga driver ng bicycle. Cut lang kung cut. Mayabang pa, tumingin pa. Tapos pag pinagbawalan sila sa highway, gagalit sila. Ay, ay, ay. So, ayun tayo mga kabro. So, technically, may mga sarado ng lugar. Actually, yung katabi namin na restaurant, yung Wings and Ribs, pinasara na. So, early close na. And, another update, tomorrow, BCP na kami. So, work at home po tayo. And, I appreciate it, yung management, kung saan ako nagtatrabaho ngayon, is talagang they're ready and to their employees' welfare.
So, yun. So, starting tomorrow, work at home. And hopefully, syempre, giling ganun ka, ano mo yun, iba pa rin yung nasa opisina ka, nasa store ka, kasi nandun lahat yung kailangan mo. And hopefully, hindi magtagal to. And I'm praying. Yeah. Oh. Ay, Diyos ko, Mio. Hopefully, hindi magtagal to. I'm praying. Lahat ng ito ay matapos na kagad. And actually, I'm expecting yung checkpoint somewhere dun sa... Oh, yan lang. Sa boundary. Which is dun sa Sapote. And let's see kung anong meron. Okay. Okay, mga kabro. Ay, ay, ay. Let's pray. Hopefully this pandemic ends the soonest. The problem is okay sana yung ano eh. Stay indoors. As in total lockdown. But the problem is, does the government have plans? Does the government have a contingency plan for this? Magdadala ba nila ng pagkain ang bawat tahanan? Actually, ang problema kasi, di ba? Kung hindi ka lalabas, you have to buy food every day, every time. Hindi man parehas ng, yeah, siyempre, medyo may kaya sa buhay that they can stock food for a month or more. Pero, di ba? Paano yung mga taong, paano yung mga yun? Di ba? Paano, actually, kasama na ako doon. Paano kami na bumibili ng pagkain kada may budget, alam mo yan, everyday. Kasi walang pambili na pang 1 week, pang 1 month, stock. It's the government's call. No question about it. If the government feels that the country needs for a total lockdown, we should have a concrete plan on how to feed your people. Diba? Kasi kaibahan nito, ano eh. Total lockdown, so nobody can go out. Nobody can work. Paano yung mga taong no wage, no pay? Paano yung mga taong umaasa ng napagsweldo saka pa lang kukuha ng pambili ng pagkain? So that's my opinion na yun. That's for me. Okay, yeah, sana. Hopefully, matapos na ito. Okay. Mga kabro, approaching St. Dominic. Hindi pa tayo sure kung inaalaw na nila yung kumanan. Kasi for the past few days, it's one way going in. So pag pa-uwi, walang right turn. So kaya all traffic are go straight sa Kurano, coastal area, coastal road. Okay, so looks like sarado pa rin. And one way pa rin siya. One way pa rin. Itong ano talaga, COVID-19, labanan ng resistensya eh. Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga basurero na namumulat ng basura sa gilid at medyo, alam nyo na, parang wala pa na pabalita na tinamaan ng COVID-19.
So parang kung resistensya rin lang, parang alalakas ang resistensya nila. Hindi po ba? Pero mga enforcers tayo ito, kaso wala silang ano, wala silang protection, hindi lahat. Pero may mga nakausap ako kanyang iba, wala man ang protection, ang sinasabi nila resistensya lang yan. So ito na po, ito na ang choke point, sarado na. Ah, yung going sa cost, ano, sa flyover meron, inopen na, pero kanina sarado. So ngayon traffic. So yung pong mga galing ng coastal road at gagamit ng flyover going to Las Piñas, open na po siya. Kanina kasi close kayo ng umaga, so ngayon open na, may dumadaan na, pero parang wala ako nakikitang chinecheck. Oh, wala akong, parang wala lang, parang dire-diretso lang sila. So anong yun na ba yun? Yun na yun. So kung merong may virus dun, dire-diretso lang. Sinasabi ko na may na-observe bahan ko. I'm not saying it mali o tama. Sinasabi ko lang kung ano yung nakita ko. Ayun, hindi natin alam kung mayroon pang checkpoint doon. So ayan, may mga personnel po rito. Hindi natin alam paano ang checking. Ayun. So this is going inside. So ayun, hiwalay ang motor sa kotse. Paano ba? Paano ba sistema? Okay. Thank you! Ayun. Ah! Ayun. Okay. Okay, hindi ko nakita kung ilan yung sinukat, pero I'm clear to go. So, ayun. Hindi ko nakita kung ilan yung ano eh. Ilan yung temperature, but ayun, I'm clear to go. Pero may napansin ako, ang parang ang ganda ni ating police. Wala, para lang konti ano lang. They're doing their job, so ayun. Sana lang enough yun. So ayun nga po, yun po yung check na nakita po natin ngayon. So ayun, no? Si Ibasco sarado na. Saraga si 7-11 kaya. Ah, bukas si 7-11. Ayun. So okay, I'm here. Thank you. So, ayan po, mga kabro, sana na-enjoy nyo yung ating gala. Bibili muna ako ng yelo. Thank you for watching. Ride lang pag may time. Alam at spike.